anong klaseng tao, dapat hindi mo ibuto talaga. Exactly. Next mo yan, bakit ka mo? Wala magandang intention. Wala namang ginagawa kundi. Anong motibo niya? Anong motibo niya? Para ipahukay, ano ibig sabihin nun? Yung pahukay mo, yung tao patay na ng mayapa, ibig sabihin, tapos tatakbo ka ng Vice President, kalukuhan yun. Ang mga taong magbubuto sa kanya, gagawin just because, binulag sila ng katotohanan dahil maraming mga intriga. Kaya sa akin lang, kung ako lang din ang masusunod, na dapat hasain natin ang ating mga kabataan ngayon sa totoong pangyayari. Na pag-aralan ang history, hindi lamang ang history ng Pilipinas, but the history of the world. Because isa si BBM, isa ang mga Marcoses na itinalaga, hindi lamang sa sinasabing nasa Biblia, kundi mismo ang Panginoon talaga ang nagbigay, no? Ang nagbigay ng pangalan. Mismo sinasabing Apo. Kaya kung buhay lang ngayon si Lapu-Lapu at si Jose Rizal, walang ibang isisigaw kundi Marcos. Yes, tama po. Diba? Dahil isa si Jose Rizal sa nagpatawag kay Marcos, pinakabatang lawyer. Iba, pinagkatiwalaan just because hindi lamang marunong si Marcos kundi mapagmahal sa totoong katauhan. Yung sinasabing katauhan dito sa Mindanao. Buong bayan. No? So kaya alam po namin kung ano po ang mga Marcos. Kaya yun nga po, dito pa lang sa mga maliliit naming mga miyembro ng pamilya, sinasabi po namin sa kanila na hindi magnanakaw ang mga Marcos at hindi kailanman hindi sila nagnakaw, kundi sila pa mismo ang nagbigay, no? Sila pa ang nagbigay. Yes! Sila pa ang nagbigay mismo ng daan ang Pilipinas makilala at magkaroon ng sariling pera. Pero ano ang ginawa ng mga, anong ginawa ng mga dilawan? Diba? So dapat ito ang ating ibigay sa ating pamilya ngayon ba? Na ito na yung totoo talagang pagbabago. Wala nang atrasan. Kung sa Bisaya pa, sir, lunod patay kami. So salamat po. Salamat. Ayan, ang tumatakbong Vice Presidente ngayon na kung siya ay manalo, ipapahukay daw niya si Apo Lacay sa libingan ng mga bayani. Ano pong komento niyo doon? Bakit naman po ipahuhukay yung nananatili ng namamahinga na ng matagal na panahon? Mayapa na gudyan siya, no? Bakit po kailangan mong ipahukay? Kasi hindi daw po siya bayani. Hindi po daw kasi bayani. Hindi daw po siya bayani. Bakit? Ilang henerasyon po ba ang dumaan? Ilang presidente po ba ang dumaan mula nung kay Ferdinand Marcos? Bakit yung mga panahon na yun hindi inutingkay? Bakit yung mga panahon na yun hindi nila binulaklak kung ano yung totoo? Bakit ngayon? Bakit ngayon nila pinipili? Ano senaryo doon? Kayo mag-isip, maski bata siguro may iisip kung ano po talaga ang totoo. So sa ganun lang senaryo, no, hindi tulokuhan eh. Sila nagpapaloko kung tutuusin. So sa ganitong senaryo po, wala. Kung kami lang ang tatanungin sa sinabi niya, ano na, ipagpalagay natin nung hukayin, o ano sunod na move? Diba? Para ano yun? Panggulo lang ang mangyayari ng mga ganong senaryo. Lalo pang gugulo ang utak ng mga tao. O, diba? So, hindi na dapat yun. Dapat siya tumakbo. Dapat hindi siya tumakbo pagka Vice Presidente. Dapat kasi, wala eh. Bali, hindi mo, yung mga ganong klaseng tao, dapat hindi mo ibuto talaga yan. Exactly. Next mo yan, bakit ka mo? Wala magandang intention. Wala namang ginagawa kundi. Anong motibo niya? Anong motibo niya? Para ipahukay, ano ang ibig sabihin nun? Yung pahukay mo, yung tao patay na ng mayapa, ibig sabihin, tapos tatakbo ka ng Vice President, kalukuhan yun. Ang mga taong magbubuto sa kanya, gago na. Gago na talaga. Kaya ang masasabi lang po namin, ano, ipahukay pa man niya yan ng ilang beses man paghuhukay. Ano man ang gawin niya, kahit pa ang mga buto noon, pinupinuhin niya. Wala na rin siyang magagawa dahil napapanahonan. Nauupo na ang Marcos kahit anong pang gawin niya. Ganyan kami. Okay. Ito, ako, no? At touching masyado ang kanta, hindi lamang yung sa sinasabi mong na kinakanta lang siya, kundi tago sa puso, tago sa diwa, na masasabi mong kailangan talaga natin yung mga taong totoong lumalaban para sa katotohanan, para sa kabutihan, hindi lamang para sa pamilya, kundi sa buong bayan na sinasabing inang bayan, mahal ng bayan, kundi ang mga taong ito, sila yung sinasabing nasa scripture o nasa sinasabing nasa kasulatan na sinasabing yes. The rising tiger, no? Yes. Siya yun ba? Siya yun, BBM! Rising tiger! Yes! Kaya masasabi mong tagos talaga
talaga sa puso, maging sa paghinga mo, masasabi mong sila yun yung mga taong kailangan natin, no? Kaya nasabi ko nga ganun. Ngayon ko lang narinig din na kinanta ng buong team, yun yung kanta na para sa kanila. Kaya nga sabi ko nga ganun, kung ako naiiyak, mas maiiyak ang ating presidente, ang ating vice presidente. Sir, tanong ko lang sir, ano po ang nagawa ni Lenny doon sa inyo, sa Bicol? Nalingin ko lang balita gano'n kasi I'm from Sorsogon. Oh, yes. So, mga kwento na may mga, okay naman, meron naman kamag-anak na niya, ayaw sa kanya. Ha? So, diba? So, kami pa kaya. So, bakit po sir ayaw sa kanya? Sir, sige, balik tayo sa mga Marcos na lang, sir. Kasi alam ko, marami kang alam sa Marcos. Ano po ang nagawa ni Marcos sa Ilocos? Dito sa Manila, katahimikan. Kasi I'm Manila. 60 years old. Oh, yes. Naranasan ko yan. Yes. So, before, nagrarali kami. Kami, simpatiya kay Coring pa. Pero, time must pass eh. Wala nangyari. Kaya panahon para ibalik na yung mga Marcos. Ayun, sa Malacanang. Ayun. Sa tingin mo ba, sir, yung ginawa ni Tatay Digo ngayon sa yung Belfield project na yan? Ah, maganda. Tutuloyan ni BBM. Triplihin pa? O ano ba? Ano bang sa tingin mo? Tutuloyan, kaya yan. Tutuloy niya lahat yung project ni Tatay Digo. Buti na, simula na ni Tatay Digo ngayon. Tutuloyan ni BBM yan. Ayan. Sa tulong ni Inday Sara. Yung mga nakarang administration, sir, anong masasabi mo? Wala. Hindi maganda. Basta nagsimula lang gumanda, pumasok si PPRD. Ayun. Then itong pupulusok na tayo. Sa awa ng Diyos. Sir, may tanong po ko sa inyo, sir. Ito nga po yung si BBM ang sinusuportahan nyo. Ibig na yung kababayan nyo. So bakit po si BBM? Sa kanya ano siya. Kumbaga sa unit yung kanya. Yun. So, anong nangyari sa gulo? Idwaan. Kung maganda, unity, magsama-sama. Magkakatulong ang bawat Pilipino. Paliwanag niya, di ba? So, dapat doon tayo sa unity. Mag-unite para masayin sa bansa natin. Hindi pa sir, ano masasabi mo sa martial law? Kasi nandun tayo sa unity. Unity na. Yung martial law, malaking bagay. Kasi nawala yung mga pasaway. Di ba? Nagkaroon ng disiplina mga bata. Tama. Kasi nawala yung galang na opo at saka po. Oo, tsaka nawala yung disiplina ng tao. Ginawa naman yun para matigil yung kaguluhan. So, ngayon na natigil, saka lang lang. Sir, ano man naman po masasabi nyo, mga kabataan nyo na sa masarali na hindi naman dinanakutan yung martial law? Mulat nilang alam mga mata, alalaman lang. Kasi kami, galing na kami dun. Yes, kayo po talaga yung nakaranas nun. Oo. I'm already 16, so going 61. So,